Nakagol agad ng Iraq via penalty kick sa ika-14th minute mark pa lang ng laro. Sinundan pa yan ng dalawang goal bago ang halftime. Sa second half, nakadalawa pa muli ang Iraq habang hirap na hirap naman makaisa ang Pilipinas. Very disappointed, but I'm also very sorry. I would like to start to say my apologies to the 10,000s of fans who were in the stadium, but also the people who are watching at home. My apologies for the big defeat. Marami raw siyang nakitang positibo sa naging laro. Isa riyan ay ang galing na ipinakita ng homegrown players ng Pilipinas, gaya ni Santi Rublico at Harvey Gayoso. Santi Rublico had two good actions with shots. And Gayoso, who played also in my eyes, again, a very good game. I'm happy that he acknowledges my efforts. But at the end of the day, I only look at what I can do for the team. And if that's giving him my all, then that's what I do. Sa ngayon, nasa fourth place ang Pilipinas sa Group F. May dalawang natitirang laro pa sila laban sa Vietnam at Indonesia na parehong away games. Kailangan nilang manalo sa parehong laban para magkaroon pa rin ng pag-asa na makapasok sa third round ng qualifiers. Ayon kay Coach St. Feet, may mga kinakausap din silang Phil foreign players na naglalaro ngayon sa mga higher level ng mga liga. May anim na raw na nagkumpirmang handa silang maglaro para sa national team pagdating ng susunod nilang laro sa Hunyo. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.